tatlong napakabisang bagay, napakabisang pampaswerte na ito po ay mag-attract ng malaking halaga ng pera, mag-attract ito ng swerte at yaman sa inyo. At gawin mo po ito bago ka matulog sa gabi. So guys, ito po guys, isa sa pinakamabisang pampaswerte na aking nagawa. And then nakakagulat po at nakakamis po ang swerte na dumating sa atin, yung pira na natanggap natin. Kaya guys, i-share ko po sa inyo ito. Kaya panoorin mo lamang ito hanggang sa dulo ang video natin ngayon. At alam ko po, makakatulong po ito sa inyo. Kailangan lamang pag ginawa mo po ito, 100% yung paniniwala mo dito. Kailangan yan. Kasi yung paniniwala mo, yun po ang magdala sa iyo para magtagumpay ka sa iyong mga pangarap sa buhay. At ma-attract mo ang universe, no? At guys, kung gusto mong malaman, panoorin mo po hanggang sa dulo ang video. And then, bago po kayo, bago nyo tapusin na panoorin yung video na ito, ayan, mag-subscribe ka muna. And then, i-click mo na rin yung bell button para sa susunod nating mga new videos, ma-notify kayo kaagad. Kailangan lamang guys, ito po ang mga i-prepare ninyo, gawin mo po ito bago ka matulog sa gabi. Yes, bago matulog sa gabi po. And then, mag-whiz ka ng taimtim dito. So, ang una mong ihanda ay ang tubig. Ang tubig po para sa kasaganaan at daloy ng pira na tuloy-tuloy. Magaan ang pasok ng pera dahil po sa tubig na ito. Swerte na tuloy-tuloy ang dala ng tubig. And then, magiging malamig po ang daloy ng pera. Magaan po ang daloy ng pera. No? And then, kailangan din natin dito yung asin. Ang asin naman ay nagdala ito ng swerte and din nag-alis din ito ng negatibong enerhiya. Kaya, kailangan natin sa ritual na ito ang asin and din ang ating bawang. So, ito po guys, ang ating bawang. So, ngayon po guys, mag-start na kayo. So, bago po kayo mag-umpisa, kailangan yung lugar na makaharap ka sa silangan. And then, gawin mo po ito bago ka matulog sa gabi. And then, magsindi ka ng kandila. So, once na kapagsindi na po kayo ng kandila, guys, ang baso, guys, lagyan ninyo ng tubig. So, ito yung tubig na ginagamit natin. Ito pong tubig na ito, kung mayroon po kayong tubig, natandaan po ninyo yung mahal na araw, may tubig tayong nilagay sa malaking galon and then dinadasala natin, yun po ang gamitin mong tubig. Pero kung wala po kayong tubig na yun, ayan, pwede po kayong gumamit ng tubig sa gripo po, no? Pero kung mayroon kayong tubig na yun, yung mahal na araw, yun po ang pinaka-the best na gawin mo po, no? And then, ang gagawin mo po guys, kumuha po kayo ng asin. Ang asin, ito pong ating asin, ito po ang ating rock salt. Kung may rock salt kayo dyan, maghulog lang po kayo dito ng 7 po na rock salt. Ayan. Ang rock salt guys ay isa din siya sa pinakamagandang gawing pampaswerte sa mga asin. Pero kung wala po kayong rock salt, pwede po kayong gumamit ng cooking salt or Himalayan salt, yun. And then, ang susunod guys, kumuha po kayo ng tatlo po na ganito po na bawang. Tatlong bawang na ganito lamang guys. Yan. Kasi itong bawang guys, nakakatulong ito na mag-attract ng pera. Mag-attract ng swerte. Yan, tatlo lang po. And then, balatan mo po ito guys. Tanggalin mo po itong balat na ito. Tanggalin mo lamang siya. And then, yan. Then, ihulog mo siya diyan sa tubig. Yan, ihulog mo lang. Tanggalan po ng balat, guys. Okay po? So, ayan, ihulog mo lang siya sa tubig. So, ito pong tatlong ito, pag ito'y pagsama-samahin natin, napakaganda po mag-wish ka dito tungkol po sa iyong sitwasyon ngayon. Kung ikaw ay nahihirapan financially, guys, ito po, guys, nakakatulong po ito to remove the bad energy, to remove the bad luck, no? Financially na kahirapan, yun, nakakatulong po ito. And then, ang gagawin mo po dito guys, hawakan mo po ito, and then, mag-wish ka ng taimtim. Una po sa lahat, dasalan mo po ang tubig na ito guys, para magkakaroon talaga siya ng bisa. Dasalan mo po, kung ano yung dasal na ginagamit mo, yun po ang gamitin mong dasal. Ayan.
And then, pwede ka rin magbasa ng one verse lamang ng Biblia, ng Bible, the Word of God, yun maganda din yan. And then, magkasano, blessingan mo po ang tubig na ito. And then, mag-wish ka ng taimtim, hawakan mo po ito, ipikit mo yung mata mo, inhale, exhale ka ng tatlong beses, guys. And then, after mong nakapag-inhale, exhale, di ba po, dadasala na, so mag-wish ka na. And then, mag-inhale, exhale ka ng tatlong beses. Sa pamamagitan, sa tubig na ito, ito po yung magbigay sa amin ng swerte. Tuloy-tuloy po, napasok ng pera, ako ay magkakaroon ng malaking halaga ng pera na ito po yung makakatulong sa amin matupad ang lahat naming mga pangarap at kahilingan sa buhay. Ayan, I claim it. Iihip mo po yung pagkabanggit mo, ihip mo dito sa tubig. And then, guys, ito po, guys, ready to receive ka na kung ano yung blessing na ibigay sa iyo, kung ano yung blessing na matanggap mo. So, ang gagawin mo po dito, guys, i-overnight mo po ito. Doon mo siya ilagay po sa ilalim ng iyong higaan kung saan po kayo natutulog. Ito po, nakakatulong po ito to remove the bad energy, to remove the bad luck, to remove yung mga curse na financially curse, no? Ayan, nakakatanggal po ito. And then, magdala po ito ng swerte sa inyo at tuloy-tuloy po napasok ng pera. And then, pagkatapos po ng overnight, di ba po na-overnight mo po ito, pagka umaga guys, kumuha kayo ng kunting tubig dito guys, ayan, ito yung kamay mo guys, hugasan mo ng maayos, sabay banggit to remove the bad luck in my hand, ayan, para makapasok ang swerte at tuloy-tuloy. Pagka kinabukasan ng umaga mo diyan gawin, pagkagising mo sa umaga. Yan, dito mo siya yan, no? Para matanggal kung ano man yung mga negatibo na nakadikit dyan sa mga kamay mo, kaya nahirapan kang makapag-attract ng swerte. And then, ang tubig na ito, guys, ibuhos mo sa lababuhan or ibuhos mo sa CR. Ang itong bawang, i-ano mo siya, guys, balutin mo siya ng plastic na cellophane and then itapon mo kaagad sa basurahan, ilabas mo kaagad sa iyong bahay. No? Ito po. So, pwede mo po itong ulitin uli. Pwede mo siyang 7 nights mo gawin bago matulog sa gabi. And then, pwede rin isang bisis lamang. So, magdepende po yan sa inyo kung feel po ninyo yung pakiramdam po ninyo enough na yung one time mong ginawa, yun po, pwede na yan. Pero kung pakiramdam mo gusto mo pang gawin kasi parang mayroong nagdidictate sa yung pakiramdam, yung sa isip ninyo na gawin mo pa hanggang 7 times, gawin mo kaagad guys kasi may sign po yan na mayroon kang matatanggap na blessing na tuloy-tuloy. So ayan lang po guys ang ating topic sa ngayon. Sana po ito ay nakakatulong at makakatulong po sa inyo. At kung nagustuhan po ninyo ang ating topic ngayon, huwag kalimutan magbigay ng like, and then share ang video nito sa inyong mga pamilya, friends, and sa lahat po. And then, mag-subscribe ka na rin para ma-notify ka sa mga susunod nating mga videos, i-click mo na rin yung bell button. So, ayan po guys, maraming salamat ulit sa inyo lahat. Lagi po kayong mag-ingat and then shout out sa lahat. Ayan, swerteng hatin po sa inyo. Bye-bye everyone. Lagi kayong mag-ingat guys. Guys, positive para matupad mo ang iyong mga pangarap sa buhay. Bye-bye po!